ang aming napakagaling na mayor dito po sa Pasig City, si Mayor Bico Soto, ay nag-file na po ng kanyang Certificate of Candidacy para po sa re-election niya as mayor. Kasama niya po ang kanyang ina na si Connie Reyes at ang kanyang ama na si Bic Soto. Dito sa re-reactionan po nating vlog nitong Luigi Vlogs, mga pahayag ni Mayor Bico, explosibo, tama ba yung term? Explosives, ika nga. Kasi inilantad niya yung mga impormasyon na maaaring makadisappoint lalo sa mga posibilidad na bumoto dito sa kanyang makakutunggali sa pagka-alkalde. Alam niyo, ang layunin lang pala ng mga kalaban ni Mayor Bico Soto dito sa pagtakbo ay dahil si Mayor Bico Soto ang mayor ng Pasig City. No more, no less. Pero bakit personal? Pakinggan na lamang muna natin ano sa mga pahayag dito nitong si Mayor Bico Soto. Balikan natin ang vlog na ito. Sir, una, why run for re-election? Well, the first term, we started a lot of reforms. We introduced a lot of changes in the city. Second term, we started to institutionalize. Third term, ito na siguro yung masasabi nating exciting part. So we're really looking forward to the next 3 years. Very promising ito pong aming mayor sa totoo lang. Alam niyo, nakikita ko dito kay Mayor Bico Soto ang isang national politician. Tingin ko mananalo ito pag tumakbo sa pagka-senador and hindi natin alam sa pagka-vice presidente at pagka-presidente. Ibang usapin kasi kapag ka pinakamataas na posisyon na ang pinag-uusapan. Pero kung ang pagtakbo ay bilang senador lamang, malamang sa malamang mananalo po ito. Wala pong anumang issue tungkol kay Mayor Bico Soto. Meron man mga ibinabato sa kanya, alam naman natin na pamumulitika lamang. Ito ay aking sinasabi dahil ako po ay taga-Pasig. Bagamat ako ay hindi botante dito, ako po ay taga-Pasig. Ramdam po talaga namin ang pamumuno na napakagaling ni Mayor Bico Soto. Kaya pagpasensyahan nyo na. Kung kayo po ay against kay Mayor Bico Soto na mga kapwa ko PBBM supporter at loyalista dahil inaakala nyong siya po ay kulay dilaw, hindi ko po magagawang magalit sa kanya dahil iba po yung nakikita namin at nararamdaman dito po sa Pasig City. In fact, nakita ko nga ito ng personal sa ikalawang pagkakataon. Una, nung ako po ay nagpunta ng City Hall, nakita ko lang siyang lumabas doon sa kanyang pintuan ng opisina niya. Tapos ini-interview ng mainstream media. Tapos pangalawang pagkakataon na nakita ko itong si Mayor Bico Soto nung pinasinayaan niya yung bagong gawang kalsada dito po sa lugar namin. Ito mismo, itong harapan po ng aming bahay, straight hanggang doon po sa Robinson Supermarket. Nagpasinaya po yan kasama ng mga local officials dito po sa Barangay Manggahan. At doon ko nakita pangalawang pagkakataon. Matangkad dito mga tol, ano? Halos kasing parang mas mataas pa nga siya sa akin. Hindi ko alam kung ang height nito is 6 footer. Ako kasi 5'10 ako eh. Anyway, napakwento na ako. Pakinggan natin patuloy ang, again ha, napakagaling na mayor namin dito po sa Pasig City. Sana all may mayor na ganito. Kasi kung may mayor tayong ganito sa buong Pilipinas, tingin ko uunlad ang Pilipinas. Higit sa lahat, meron tayong pangulo na napakatunay na mayroong malasakit at pagmamahal sa ating bayan. Anyway, magkasama rin sila nung nakaraan ano sa Love for All program ni Attorney Lisa Marcos, ang ating butihing unang ginang. Kasama yan si Mayor Bico Soto sa nagpa-unlock ng kanyang partisipasyon sa napakagandang programa naman ng ating unang ginang. Nangyari po yon sa Kanyugan, Barangay Kanyugan, Pasig City, particular sa Rizal High School. Patuloy po natin pakinggan ang aming mayor dito. Tuloy-tuloy lang sa trabaho. Kung pwede lang, dire-diretso lang yung trabaho, no? Pero siyempre, napaka-importante nito yung ginagawa natin every 3 years. Key programs mo is re-elected. Yes. Alam na ng tao yun. Alam na ng mga Pasigeno yun. Alam naman nila yung mga ginagawa natin, mga prioridad natin. Sir, you expressed concern over the involvement of a construction company in Miro Systems. They pulled out already. Are you already happy with that development or are you still wary of something else? Alam niyo po, ang hindi ko talaga maunawaan kung paano
maiisip ng isang tao, ng isang grupo, na okay lang na party ka sa isang kontrata ng COMELEC at tatakbo ka rin sa eleksyon na yun. Hindi ko talaga maunawaan kung paano naiisip ng... Yan ngayon ang isa sa mga isiniwalat na impormasyon ni Mayor Vico Soto eh. Kasi yung naghahangad na maging mayor po dito sa amin sa Pasig, gustong pumalit sa kanya, eh meron po palang kontrata. Hindi sa gobyerno lamang, ha, kung hindi sa Commission on Election. Pero siyempre, ang sinasabi ng panig nila, yan naman daw po ay winidraw na nila at prioridad daw nila na paglingkuran ang taga Pasig. Sa mga kapwa ko, Pasigenyo, ha, mag-isip-isip po kayo. Kasi ako, di ako makakaboto dito sa Pasig. But definitely, tatlo pong sa aking pamilya ang makakaboto dito. Malaking bagay na rin yun kahit paano. Ang aking panganay na anak, ang aking asawa, saka kapatid ni Mrs. Butante po dito sa Pasig. Yung kapatid ko, butante din dito sa Pasig. Ay hindi, bali ilan kami. Ano? Yung kuya ko, kaso lang, nasa ibang bansa, di makakaboto. Ang ate ko, nasa ibang bansa, di din makakaboto. O yung kanyang anak na dalawang lalaki, saka yung kanyang asawa, eh makakaboto. Alam naman namin kung sino yung iboboto nila, si Mayor Vico Soto. Kaya napakalakas talaga ni Mayor Vico Soto. At nagtataka lamang ako mga tol, anong pumasok sa isipan ng tao na yun na hindi naman kilala, hindi ko nga alam, hindi ko nga matandaan kung anong pangalan eh. Pero lalaban sa isang napaka-popular na si Vico Soto. May something ba sa pagitan ng COMELEC at saka sa kanila para maging confident siya na labanan itong si Mayor Vico Soto? Eh kung yung sikat nga rin dito sa Pasig na dating vice mayor eh, yung Caruncho, lumaban dito kay Mayor Vico Soto last 2022, eh tinalo, tinambakan ng todo eh. Sila pa kaya na hindi naman kilala dito sa Pasig? Ibang tao na okay lang yun. It is not okay. It is not just about Pasig, but it is about the integrity of our national and local elections. Ngayon, kung mag-pull out sila, na hindi ko naman alam yung detalye nun, ano, we should still be careful. We should still be cautious. We should still be alert. Kasi kasama sila mula umpisa eh. Kaya kailangan bantayan natin ng maigit. Sir, you mentioned na may tax violations kaso sa DPWH. Can you give us more details about this? Ang totoo po kasi niyan, ngayon kasi sinusubukan nilang baliktarin yung kwento. Pero ang totoo po kasi, nag-umpisa yung mga investigasyon ng nasyonal at ng lokal sa kanila. Wala naman, pare-pareho tayong walang ideya na papasok sila sa politika. Ngayon, di ba, sinasabi nila, and siguro, maupuhan nyo naman yung exact quote nung sinabi nung lalaki, si Mr. Curly, yung asawa nung nagbabalak na tumakbong mayor. Narinig nyo naman po yung sinasabi niya, na kaya daw sila na napilitan tumakbo dahil daw sa akin. Anong klaseng intensyon, anong klaseng motivasyon yun para pumasok sa politika? Ito ang mensahe natin sa kanila. Yung pagpasok sa politika, hindi yan pwedeng excuse o hindi yan pwedeng shield para ipagpatuloy yung paglabag sa batas. Sumali sila sa politika o hindi, I will do my job. And part of my job is to make sure that the correct taxes are paid to the city. Part of my job is to make sure that the building code is enforced, lalo na pag ganyan kalaki yung mga structures na pinapatayo. So, parang lumalabas ngayon na kaya pala tatakbo itong naghahangad na maging mayor sa Pasig, eh personal ang kanyang intention. Protektahan ang kanilang welfare kasi meron palang issue na hindi nagbabayad ng buwis tapos binabaliktad nila ngayon. Si Mayor Vico Soto pa ang pinalalabas nilang lumalabag sa batas. Anyway, huhusga ang mga kababayan po namin dito sa Pasig and pretty sure ako na tambak ang aabutin po nitong kalaban ni Mayor. Kung yung mga Eusebio nga eh, nakilalang kilala rin dito sa Pasig, dinastiya na nga kung tutuusin. Eh, nung nilabanan ni Mayor Vico Soto sa kauna-unahang pagkakataon, tinalo eh. Si Caruncho, tinalo. Sila pa kaya na hindi naman kilala dito sa Pasig? Hindi ito personalan. Wala pong personalan ito. In fact, again, I have to emphasize, una, yung
imbestigasyon sa kanila bago yung pagpasok nila sa politika. And I think his quotes, yeah, even yesterday, his quotes will confirm that what I am saying is true. Sabi niya, sir, hindi daw sila connected sa safety. Hindi sila connected si Timothy ay malinaw na kasinungalingan. We have overwhelming evidence that connects them. Their office address is the same. Pwede ko ipakita sa inyo. Ang office address ng St. Timothy ay St. Gerard Construction Building. Yun yung nasa business permit nila. Sa business permit nila, may picture ng St. Gerard. Ito po, yung presidente po nila. I love you, Mayor! We acquired the copy of their... We acquired the copy just this July of their GIS with the Securities and Exchange Commission, with SEC. Photocopy lang po ito, but we have a certified true copy. Makikita niyo po, ang presidente nila, ang pangalan, Miguel Ventura. Ang residential address ng Miguel Ventura ay yung St. Gerard Building din po. Residential address po, siya po nag-declare nito. Ngayon, sino po si Miguel Ventura? May nagtatanong, malamang basher to. Sabi ni El Monggi, Top 1, ano special kay Abalos? Wala. Gusto lang ni Pangulong Bongbong Marcos na maging senador siya, kaya fully supported ako sa kanya. Pangalawa, napaka-kwalipikado naman ni Secretary Benor Abalos kung ikukumpara sa ibang mga kandidato. Puntahan natin ang post ni Paring Yayam Dizon. Ah, ito yung kwalifikasyon ni Secretary Benor Abalos eh. Oo. Alam niyo po ba, hindi dahil siya ay SILG lamang, hindi dahil siya ay Abalos, kung hindi dahil mismo sa track record niya. Pero siyempre bilang PBBM supporter, kaya ko siya sinusuportahan ng ganito dahil gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na maging senador siya. Ayon mismo sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Pasig, ha, nung magkakasama sila sa Love for All program ng ating unang ginang, gagawin nating senador. Yun ang hangad ni Pangulong Bongbong Marcos. O, puntahan natin. Ano-ano ba ang mga kwalifikasyon nitong si Secretary Benhur Abalos? Tinatanong nyo eh. O, ito, basahin nyo na lamang. Kung gusto nyo magbasa, pakita ko na lamang po sa inyo. Makikita nyo naman ito sa post ni Yayam Dizon. O, ayan po. O, ito. Educational attainment ni Abalos. Abogado. Siguro naman, mas karapat dapat ito sa mga nakikita natin dyan sa Senado. Kumpara nyo kay Robin Padilla. Ikumpara nyo sa iba pang mga senador dyan na walang kwenta. O. Yan o. Basahin nyo na lamang. Hindi kinakailangan maging special ni Abalos. Simple lang naman eh. Gusto siya ni Pangulong Bongbong Marcos, kaya gusto ko siya. Ngayon, balik tayo dito kay Mayor Vico Soto. Ayon po sa kanyang Facebook profile, bago niya dinilit, siya po ay empleyado ng St. Gerard Construction. In fact, he is a marketing director of St. Gerard. Ngayon, marketing director nila, saan po nakakuha? O, salamat naman kung hindi ka basher. Kasi yung mga ganong katanungan, usually basher po nagtatanong eh. No? Yung sasabihin kagad anong special kay Abalos. Salamat kung hindi ka basher. Ng 888 million pesos para sa subscribed shares niya sa St. Timothy Construction. It doesn't make sense. This seems to be some sort of violation of the malinaw na dummy. Malinaw na malinaw po. Ngayon, bakit ko po hinukwento ito? Ito po. Ito yung picture niya, hawak-hawak na cheque galing sa St. Gerard. Sa kuya, galing din to sa Facebook niya. Holding a price of 300,000 pesos sa Christmas, galing yata isang Christmas party or pa-contest nila. So, malinaw na malinaw po yung ebidensya. Malinaw na malinaw po. Yan ang recent, siya yung presidente ng St. Timothy. Ito po, copy ng GIS. Any of you can request from SEC.
public document po ito. Sir, devil's advocate, isn't this moot and academic already given that St. Timothy withdrew already? Yes, but they were part of the contract from the beginning. Mula procurement, mula bidding, hanggang kailan man sila na mag-withdraw. So, syempre, magkakilala yan, they have been using the name. They have been using even behind the scenes, yung mga tao nila, pinagmamalaki na quote-unquote, hawak nila yung kontrata na yan ng COMELEC. Na ngayon, bakit ko ito binabanggit ngayon? Kasi ako dito sa Pasig, sa politika, di okay lang naman ako eh. Hindi ko na kailangan ikwento to sa inyo. Honestly, okay naman ako eh. Kaya ako ito binabanggit. Kaya ako ito sinasa publiko. Because this is a matter of national importance. We have to make sure that our elections have integrity. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa COMELEC, nagpapasalamat po ako kay Chairman Garcia for taking actions. Hindi naman gagawa ng kwento si Chairman tungkol sa isang random construction company, eh, di ba? So I thank them for taking the appropriate actions. Okay, patuloy nyo na lang panoorin ang kabuuan ng interview na yan dito po sa vlog ni Luigi Vlogs. Ha? Meron pong titulo, Mayor Vico Soto, naghain na ng COC, may pasabog laban sa kanyang katunggali. Kasi, syempre, pinaghirapan naman ng kapwa natin content creator ang vlog na ito. Kung ipe-play ko lamang ng buo dito, parang inakawan po natin siya ng kanyang video. Except kung ang kanyang channel ay katulad ng channel natin na naka-CC, naka-common creative or creative commons. Ibig sabihin, pinapahintulutan natin na ang lahat ng mga video sa ating channel ay pwedeng gamitin fully or partly lamang ng mga kapwa natin content creator. Di ko alam kung anong meron dito sa channel na ito. Kaya panoorin nyo ng buo ang vlog na ito sa kanyang channel at patuloy lamang natin pag-usapan muna ito pong si Mayor Vico Soto. Play nga natin ang bahagya. Hindi maganda yung pagkaka-steal ng pot ng video. Yan. Alam po ninyo, ako po ay hindi botante dito sa Pasig. Pero matagal na po kami taga-Pasig. By the way, baka magtataka kayo, bakit hindi ka botante sa Pasig? Tagal-tagal mo na dyan sa Pasig. Dati po kasi akong pulis. Kung saan-saan po ako na-assign at nung mabigyan ako ng pagkakataon na ma-assign sa Antipolo, medyo matagal po yon. Nagkaroon ng registration doon. Meron po akong isang malapit na kakilala. At ito'y tumatakbo sa isang local position. At sabi ko, para maipahayag ko sa kanya ang tunay na suporta ko, kahit ako isang pulis, wala namang problema sa pagboto. Doon po ako nagparehistro. Tinransfer ko po yung registration ko from Pasig. Pero ako'y natransfer din sa Angono at mula sa Angono, natransfer ito sa Antipolo. Hanggang sa ngayon, Antipolo City po ako bumoboto. Kaya hindi ako makakaboto kay Mayor. Ganun pa man, kahit hindi po ako botante ng Pasig City, ramdam na ramdam po namin dito sa Pasig kung gaano po kagaling ito pong aming alkalde. Kayo, kung taga-Pasig kayo, maliban kung panatiko kayo ng mga kalaban ni Mayor Vico Soto, hindi nyo sasabihin na magaling siya. Hindi nyo sasabihin na masipag siya. Pero kung kayo, kahit wag na nating sabihin hindi supporter ni Vico Soto, kung hindi nasa gitna lamang, mararamdaman ninyo na talagang nagkaroon ng malaking pagbabago dito po sa aming lungsod. Pumunta kayo ng City Hall. Kung anong merong serbisyo meron ngayon sa aming City Hall, pumunta kayo dito sa aming lugar, sa aming lungsod, kung anong merong serbisyo ang local government dito. Ang mga, in particular, buaya na mga traffic enforcer dati sa napakatagal na panahon. Ngayon, kung meron man, very rare nang mangyari. Kasi alam nila na hindi sila sasantuhin nitong si Mayor Vico Soto. In fact, kaibigan pa nga nito eh. Isa sa malapit na kaibigan nito, sinampahan niya ng graft and corruption. Dahil yung kanyang kaibigan na yon, without his knowledge, gumawa pala ng mga illegal. Pero kahit alam naman natin na alam ni Mayor Vico Soto, di rin siya sasantuhin. Kapag ka ganun ang namumuno, ibig sabihin walang kinikilingan, kahit kaibigan, basta gumawa ng mali, mahusay. Kaya hindi ko napahabain pa.
Baka sabihin ninyo, masyado akong sip-sip kay Mayor Vico Soto. Hindi niya po ako kilala at hindi ko rin kilala kung sino yung mga content creator na nakapaligid dito. Tinapi ko lamang po ito kasi nakita ko sa balita, nakita ko sa vlog sa YouTube at siguro nararapat naman na bilang Pasigueño na pinamumunuan ng aming magaling na mayor maging proud ako. Ganun lang kasimple yon. Kaya sana magkaroon tayo ng ganitong punong lungsod, hindi lamang sa Pasig, kung hindi sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. And I am hoping na sa 2028 pumalaot ito sa pagkasenadoro. Kahit anong kulay nito ni Mayor Vico Soto, susuportahan ko ito. Sa bagay, sa 2028, tapos na ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako naman ay hindi isang Marcos loyalista. Ako ay isang PBBM supporter. Kaya malaya akong pipili ng aking susuportahan sa 2028. Depende na rin yan, syempre, kung ano ang magiging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka nagustuhan ko yung kanyang i-endorso, dahil alam ko na si Pangulong Bongbong Marcos hindi yan mag-i-endorso ng hindi maayos na kandidato, eh maaaring malamang sa malamang suportahan ko rin. Pero sa ngayon, ang kasiguruhan lang, in particular dito kay Mayor Vico Soto, kumampi man ito o hindi sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos sa 2028 o sa kanyang isusulong na mga kandidato, kung maging independent man ito si Mayor Vico Soto, sigurado po ang suporta ko para dito.